Hello mga kalumping, dito ngayon sa ano, Tambo. Ayun yung posisyon. Galing trabaho talaga, nakakatuwa. Bagamat pagod kami sa trabaho namin, may time kami ngayon. Ito, nag-remit na naman ang masipagong leader. Ganyan lang po ang aming tulungan dito. Kailangan bigayan lang ng time, unawaan. Hindi pwede ditong isa lang ang kikita rito at isa lang ang mag-i-effort. Kailangan may pag-uunawa ng isa't isa. Gawin yung responsibilidad ng bawat isa para dumali ang business na to. Ito, pinapayo ko sa partner ko. Alam ko sobrang sipag nito eh. Ang dami niyang paninda. Pero kung lalagay niya ito ng sistema, maaring dumali rin sa kanya. Ako po, empleyado. Pero ginagawa ko po ng paraan ito para magawa ko. Kasi ako yung tindahan eh. Kung wala akong paninda, wala akong business na ganito. Kaya sabi ko sa aking partner, partner, yung tinutubo mo sa perfume, dahil nagtutulungan naman tayo, pinapayaran kita ng package, yung tubo man lang, maibili mo na maraming stocks. Hindi problema na ito'y mawawala ng stocks sa iyong business na to kasi napapaikot mo ng maganda. Dahil meron kang employment, meron kang ibang business, gamitin mo itong business mo para masuporta yung pangangailangan mo. Pero kita mo sa business na to, invest mo sa business na to para mas mabilis tayong lumago. Isipin nyo to. Ginawa, hindi ako magsisinungaling, alang ng partner ko yan. Nahit ko yung unang investment ko, 30K. Dahil sinipagan ko pa po, binigyan ako ng company, hit goals ko, yung 100 invites. Nahit ko po yun. Sunday, aawardan po ako. May 60K ako. Yun ang pag-isipin nyo, yabang po yung sinasabi ko, maaari hindi po kayo sasama sa amin. Kasi ang isipin nyo, nagyayabang ako, nangahyping, hindi po, ang business na ito ay result po ng inyong pagpapagod, pagsasakripisyo, paglilid ng tao na gusto mong masenso sa gantong business, imposible. Hindi nyo po maabot ang goals natin dito. Yes. Yun yun. Kaya sabi ko rito, minsan nagkakatampuhan kami sa chatting. Pero sabi ko, part lang yun ang ating business, tol. Hanggat hindi tayo nagkakatampuhan, hindi lalakas yung business relationship natin. Yes. Kasi hindi mo makikita yung mali mong ginagawa kung hindi ka marunong makinig. Ako, natututo sa kanya, dapat matuto rin siya sa akin. Hanga ko sa kasipagan niya, kaso medyo sabi ko sa kanya, lagyan mo lang ng sistema. Naroon na yung sipag eh. Medyo yung tamang planning lang, ng tamang budgeting ng pera, ilagay mo sa business na ikikita, huwag mo gastusin yung kinikita mo sa isang business, pag samasamahin mo sa employment mo, magkakasya yan, hindi problemang yung pati pera ng business, gagamitin mo sa isang business, maiiwan yung isa, lalago yung isa, may maiiwan. Dapat, pantay ka mag-treat ng business mo para mas mabilis lumago ang business mo. Kasi nagpapagod ka na rin lang, anong gusto mong dahilan? Bakit ka nagpapagod? Masenso. Yes. Pero kung ikay iipitin mo yung isang business mo na maganda, ayong bigyan ng tiwala, tatagal talaga ang journey ng pag-ilad natin dito. Hindi tayo lagi isipin mo, partner. Hindi tayo lagi malakas. Okay, malakas ka mag-bike ngayon, pre. Ako dati ganyan din. Pero ngayon, 45 ko na. Medyo mahina ng tuhod, pre. Pero gusto ko ibalik ulit yan. Pero hanggat bata ka, pre, planuin mo na, huwag mo na antay yung katulad yung dati bata ako, hindi ko pinaplano. Saka lang ako nagising, yung 39 na ako, budgetin mo, pre, gusto ko maging magaling kang leader. Kasi kung magiging magaling kang leader sa tao, gusto mo masenso, pre, ganito lang ang technique eh, kung gusto mo maging leader, matuto ka lang muna makinig. Pag mali ang sinasabi ko, pre, huwag mo sundin. Dahil meron ka namang pangunawa. Pag dito, ang isang leader nagtuturo, ayos sundin ang isang kanyang tinuturuan, hindi tayo mag-meet ng tagumpay. Ako hindi magtatagumpay sa'yo kasi hindi kita napagtagumpayan. Pero kung ako'y magpapadala sa'yo, hindi rin ako magtatagumpay. Kaya hanap ako na ibang leader na makikinig sa akin para ako'y magtagumpay din. Hindi ako magpapadala sa'yo kasi gusto kong masenso. Pero hindi ibig sabihin nun, aayawang kita. Aantayin kita na makinig ka sa akin. Kasi ganun din naman ako eh, nakinig lang ako sa leader ko. Kung hindi ako nakinig sa mga leader ko, hindi ako kagantong kagaling magtok. Yun lang yun. Hey, simple lang.
Talagang may pupuntahan pa po itong partner kong to. Masipag to. Kaya naniniwala ako sa kanya. Ganto rin po ang journey ko. Nagbibisikleta ako noon. At hindi ako naniniwala sa mga leader ko. Pero nung disiplina ko po ang aking sarili, eto po ako ngayon. Marunong lang mag-talk. At napapaulad ko po yung aking negosyo. Yun lang po. Ay, grabe. Maka-inspire sana.